Wow. Eh, pinuntahan nila at sinubukan nila yung isang sikat at dinarayo talaga na gotohan doon. Ito po, ubos na. Good morning, guys! December 30 na. So, isang araw na lang. New Year na. At ito nga, dalawa lang kami ni Rain ngayon kasi si Daddy Lloyd ay umalis na, bumalik na sa kanyang work. Tapos na ang kanyang Christmas vacation. Pero dito sa bahay, dalawa kami ni Rain. Pero dyan sa kabilang bahay, katabi lang naman namin kasi compound to. Dyan naman yung mga biyanan ko. So, nandyan yung in-laws ko, tsaka yung mga sister-in-laws ko. Yan, nandyan. Tsaka yung mga biyanan ko. Kaya, okay lang naman. Ayun nga, nakaganito ako kasi ginawa ko, napakalamig. Medyo nag-okay-okay na yung ubo ko, yung sipon ko. Kasi talaga naman, nagpasko talaga ako na may sipon, may ubo, nilalagnat. Tapos hanggang nung gala namin nung 26 doon sa ano, sa Cielo Alto, yan. Talagang masama yung pakiramdam ko. Kaya kung narinig niyo doon sa pagsasalita ako, talaga naman yung ano, yung nahirapan pa ako magsalita. Tsaka nga sa pagkain, medyo ano pa ako eh. Yung panlasa ko. So, ngayon, eto, waiting ako kasi may inantay akong ano, deliver package from Lazada. Order yun ng anak ko. Marunong siya mag-order. Hindi, actually, para yun sa school niya. Costume niya yun. So, inantay ko lang. At saka pala, guys, i-insert ko yung video ni Daddy Lloyd. Ngayon, nag-video siya. Nasa Batangas siya ngayon. Nag-video siya doon. Nandun sila ngayon ng mga kasama niya, katrabaho niya, sa San Juan, Batangas. Kasi pinuntahan nila at sinubukan nila yung isang sikat at dinarayo talaga na gotohan doon. Goto Mami, gotohan sa Batangas. Yung Kuya Oliver's gotohan sa Batangas. Parang ganun. Ayan. So, basta i-insert ko siya rito sa video na to para makita nyo, guys, para mapanood nyo. At, yun, pag may time kayo at malapit lang kayo doon or kung gusto nyo talagang dayuhin at mapatunayan kung gaano yun kasarap, kasi sabi ng asawa ko, napakasarap to talaga ng goto doon. Talagang sulit siya. Talagang yung pagiging viral niya ay talaga namang, ano, karapat dapat maging viral. So, yun guys, so may mapupuntahan kayo na viral spot pagdating sa kainan. Isa na namang viral spot pagdating sa mga kainan doon sa Batangas. So, sabi ko nga, sa pagbakasyon na si Rain, try namin. Try ko naman. Para matikman ko rin, diba? So, guys, may dumating na parcel. Mag-unbox si Rain. So, order niya yan at siya rin ang nagbayad. Pera niya. Ayan. Okay. So, yan, para yan sa costume niya this coming February ba o March? February para sa kanilang English Week celebration. Bumili na siya ng isang set ng costume, anime costume. Pera niya ang pinambili niya. Galing sa kanyang naipon sa mga baon pa niya at yung iba ay mga pamasko sa kanya. So, siya ang bumili kasi sabi niya para makabawas daw sa mga ginagastos ni daddy niya. Para hindi na siya manghingi ng pera sa daddy niyang pambili para hindi na magastosan masyado daddy niya. Kaya ang ginawa niya, yung naipon yung pera mula sa kanyang mga baon. Last, nakaraang may mga pasok at mga napamaskahan niya. Ayan, ibinili niya ng isang full set, complete set ng costume kasama ang sword, slippers, wig, damit. Lahat yun galing sa kanyang pera. May natira pa naman sa kanya. So, itong unang dumating na ina-unbox niya ay ang sword. Ito yung sword stand at ayan yung sword. Makikita natin kung ano ang itsura. Sabihin ko na ba kung sino yung anime na ano mo, hindi muna. So, dito muna namin sabihin kung sino yung anime na yon. Kasi nung last year ay si Nezuko Kamado ang kanyang
anime costume. Yun ang pinambili nun hiningi niya sa daddy niya yung sa last year. So ngayon, sabi niya, gusto niyang galing sa ipon niya para naman makabawas-bawas sa gastos daw ni daddy niya. E, paano ba ito? Mamaya na yun. Okay. Wow, wait. Wait. Wow. Ang ganda naman ng sword. Ang haba. Wow. Okay. Open mo. Wow. It's so long. Kala ko maikli lang. Ang haba pala. So, yan yung sword. Malalaman na kaya nila. Malalaman na kaya nila kung kanino. Kaninong ano to. Sinong anime to. Demon Slayer din siya. Kasama ni Nezuko. Kaso hindi siya demon. Hindi siya demon. Tao siya. Siya ay si... Dun-dun-dun. Secret daw. Pag lumabas to, pag dumating na yung pinakadamit, yung pinaka-costume. Ang ganda o. Pero dun sa mga nakakakilala, maybe. Pag nakita ang stand ng sword, malalaman nila kung sino. Sino nga ba siya? Ang ganda. So, ayan na siya, guys. Ang ganda ng sword. Ang haba pala niya. Akala kong git lang. Open mo nga na, show mo. Yan, yan ang itsura ng sword ng Demon Slayer na si... Ayaw pa niya ipasabi. Paglabas na lang, pagdating na lang ng costume, ng pinaka-costume. So, waiting pa siya sa dress, sa wig, at saka slippers. Dress? Yung pinaka-dress, yung pinaka-damit niya. Okay. Okay, unboxing ng dumating na package. Yan ang wig. Diba nauna na namin in-unbox yung sword? Tsaka yung lagay ng sword. Tapos may dumating pala yung slippers ng... na costume din. Hindi ko na naano, hindi ko na video. Tapos ito na yung last. Yung costume at saka yung wig. Nung anime na kanyang napili. Okay, ito. Nung last year, yung si Nezuko, size, ano lang yan, medium. Ngayon, large na yung kinuha namin size. Adult size, large. Yun yung pinakamalaki, wala ng XL. So, ang height nun ay 5'3 up. Almost 5'3 na naman yung height ni Rain. Ito, 5'3 up. Para pwede pa niya mabagamit hanggang next year. Hanggang kasya pa sa kanya. Yung Nezuko, kasya pa rin naman. Medium yun. Yung Nezuko, parang 5'1 to 5'3 ang height. So, ayan na. Yan. Nakita na kung sino yun. Ta-da. Hello guys, so ako nang mag voice over dito. Ito yung video na pinasa ng asawa ko. Medyo nahihiya pa siyang magsalita sa vlog. So ayan na nga guys, yung dinadayo dito na Oliver's gotuhan. At makikita dito sa video niya na yan, talagang niluluto. Harap-harapan sa mga customers, pinapakuluan talaga yung baka at yung mga inner part, yung mga laman loob pa yan. Sabi nila talagang napakasarap ng sabaw at malambot. At yan mismo si Kuya Oliver, talagang sinusupervise niya yung pagluluto, pagtitimpla, at talagang very hands-on siya. So, marami din siyang mga kasama dyan. So, ayan guys. Makikita na talagang habang niluluto pa lang, pinipilahan na talaga ng mga tao. So, napakaraming tao talaga. Maaga pa yung asawa ko. Nagpapila siya para sa number. Parang around 4 a.m. pa lang yata. Kanina kasi madilim-dilim pa yung unang video. Ngayon medyo nagliliwanag na dyan. Niluluto yung baka.
Yan, napakatagal na proseso talagang pinalalambot. Kaya siguro talagang napakasarap. Kaya kung makikita nyo guys dito sa video, ang dami na talagang nakapila ng mga customers kung saang-saang lugar pa nang galing. Talagang dinarayo ito. So ayan guys, si Kuya Oliver, tinatatad na mismo yung beef, yung baka. At para sa mga orders, parang ang sarap, nakakaingit naman. Nagutom tuloy ako, parang gusto kong pumunta dyan. Ang layo kasi Batangas, nandito kami sa Rizal. Di bale, pag nagbakasyon kami sa Batangas, punta kami dyan. So, ayun na nga guys. Kinukuha na ng mga tao ang kanilang mga order. Sir, ang nakaupo siya, sir, yung hanggang 13. Yan ang mga nakaupo. So, ayan guys, yung mga customers. So, ang dami, nakapila na. At yung iba talagang nag-ano sa numbers nila. Sikat at viral na itong Kuya Oliver's Gotohan. Marami na rin mga sikat na vloggers na vlog to na feature nila. Kaya yan. Sana one day makapasyal ako dyan. So ayan guys, nakita nyo, napakadami ang haba ng pila. Kaya suggestion ko guys, kung pupunta talaga kayo dyan at gusto nyong matikman, maaga pa lang, pumunta ka na kayo. Siguro kung pwede nga lang 4 AM yan, pumili na kayo dyan. Para tingnan nyo ang tao, napakadami. Ayun na nga asawa ko, past 8 na yata sila na naibigay yung order nila. 8 or 9, around ganyan. So, yan. Tiyagaan lang talaga. Kung gustong makatikim ng napakasarap na Goto and Mami dito sa Kuya Oliver's. Ligay ko sa last video yung address niya, guys. Wow! Malaman. Solid. ang inahanap-hanap ng buong Pilipinas. Ito po, ubos na. Tapos na, ubos. Thank you.